satisfied po ako sa ginawa ko. Wala po akong regrets kasi alam ko po na kailangan siya sa shots, sa movie, sa scene, at essential po siya. Ako po talaga si Felix. Parang si Felix siya kasi Wilbert. Doon sa ilang days na nagsushoot kami, parang parehas kaming kinakabahan. Ala, may sexy na. So parang kinakabahan si Felix, pati okay. Si Wilbert kinakabahan din na, oh my God, magpapakita na ako ng kung ano-ano mga bagay. Makikita ng mga nanay at tatay ko yung mga bagay-bagay. So parang ganoon po yung nasa isip ko. Pero satisfied po sa ginawa ko. Wala po akong regrets kasi alam ko po na kailangan siya sa shots. Okay. Sa movie, sa scene, at essential po siya. So, inalagaan mo naman si Rose, no? Sobrang inaalagaan ko po si Rose. Wala po, lahat po ng mga bagay, tinatanong ko at nagpapasensya po, kahit konting sagi lang po na sagi sa kanya, ay sorry, or ganun po. Gusto ko pong ipa-feel sa kanya na safe siya sa akin, safe siya sa mga scenes namin, at hindi ko siya papababayaan. So as much as possible, ano yung matulong ko para maging komportable siya, gagawin ko po for her. Well, happy po ako. Happy po ako na si Wilbert yung, kumbaga kasi ito yung pinaka-first na love scene na medyo seryoso. Talaga. So, sabi ko nga sa kanya, kasi sabi niya, na-try niya sa Curly. So sabi ko nga parang magtulungan na lang tayo. Kaya yun, si Wilbert, grabe po siya pag nung time na ginagawa namin yung love scene, talagang nagsasalita siya na okay ka lang, okay ka. Hindi ko alam kung paano ba ako mag-focus since bubulong siya sa akin na okay ka pa ba? Okay ka ba? Gumagano siya sa likod ko. So parang ako parang, ano ba? Paano tayo mag-concentrate na ito? Pero enjoy naman po. Nagustuhan naman po ni Direk, yun naman po yung importante sa amin. So siguro yung adjustment na nangyari sa akin sa pagiging solo na hindi wala na sa grupong hashtags is yung parang lifestyle ko before kasi everyday kami sa hashtags eh, so 6 days a week. So naging parang lifestyle ko siya na everyday gumigising na maaga, pumapasok, nagre-rehearse, umuwi. So parang ganoon po yung naging cycle po siya. Tapos nangyari nga po yung pandemic, pati yung sa ABS. So parang medyo nasanay kasi ako na may ginagawa araw-araw. Ayun yung pagbabago sa akin na parang wala na, parang mag-aantay lang ako na parang gagawin. Pero sa arts ko naman po, feel ko naman wala namang adjustment na nangyari kasi ever since mahal ko naman po yung ginagawa ko lalo sa pagkanta, pagsayaw at pag-arte. So well, hindi naman po nahirap or ano ba. Ayan po. Sa akin naman, na-realize ko na kasi before kapag lumalabas ako on TV, on stage, minsan may mga panahon ako na parang hindi ako okay. Na parang kunyari pagod ako or wala ako sa mood, parang okay lang kasi alam mo na meron kang kasama na pwede kang, alam mo yun, nandiyan para sa iyo na hindi kasi katulad ngayon na parang kailangan ko maging ready kasi mag-isa na ako ngayon. Kailangan prepared ako palagi once na nakikita ako ng mga tao. Unlike before na parang okay lang kahit may mga days ako na hindi ako okay kasi nandiyan naman sila. Parang for sure okay pa din yung performance dahil nandiyan yung kagrupo mo. So teamwork talaga, hindi katulad ngayon na parang solo ka na talaga. So ngayon mas kailangan mas ready ka, mas alam mo yung mas handa ka na pag may kaharap ka ng ibang tao. Yan po.